pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw ako po sa Imibuy ko. Ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo. Ka, Emmy. Magandang araw. Magandang araw po, Kasen. Ngayong araw, parang pasimula na yata talaga sa bukid ngayon, no? Marami nang nakapag-harvest, nakatapos na sa bukid, eh. Yeah. Marami nang, nag-umpisa na nagtanim, diyan sa inyo, wala pa yata ng tubig na release. Wala kaming tubig. Kailangan namin ng tubig. Dito meron na. Dito, nag-release na ng tubig. Nagtatanim na, no? Nag-start na yung mga magsasaka. Nag-releases na rin ang DA ng yung coupon para dun sa mga outlet para mga farmers para kumuha sa outlet ng pataba. Oh. Pero siyempre, yung dating coupon na 1,000, kalahating kabad na lang mabibigay na urea, di ba? Oo, kasi yung urea umabot na ng 1,200, di ba? Oo, mataas na po ang presyo. Dito nga sa amin, Kasendo, hinihintay namin yung binhi pa. Kasi manggagaling din sa sa DA yung aming binhi. Tapos, tubig, ang sabi balita dito sa aming lugar ay November 15 pa darating. Kaya lahat dito sabay-sabay yan. Pagka dumating ang tubig, dire-diretso na rin po ang pag-asikaso sa bukid. Yung binhi niyo galing Pangasinan pa yata. Oh, parang galing yata sa'yo. Kaya matatagalan kayo. Nauna na distribute sa... Nauna lang nga sa inyo. Kaya sabi ko, nung may pinakita kang video, sabi ko parang nauna na talaga sila doon. Ready na eh. Nagtatanim na dito. After matapos magtanim dito, bago ibibigay yung binhi sa inyo. Parang pauunahin talaga kayo. Palulusutin yata muna kayo ngayong kag-araw. Pero kasi ando may nababalitaan ako, meron daw mga nabubulok na mga palay papunta ng miller. Pwede ba yun? Ngayon, wala. Sa ngayon, sa tingin ko, wala na. Dahil wala naman na. Siguro, pwedeng mangyari yun yung panahon na umuulan. Pero ngayon, imposible kasi wala naman ulan, di ba? Malakas yung araw, di ba? And ang tingin natin is baka alibay na naman para magpasok ng bigas. Important. Oo. Kasi kami, personally, bago kami magbenta ng palay, pagkatuyo, talagang matagal na bilaran yan. At pag naabot mo yung tamang moisture content, kahit ilang panahon, pwede mong istak yung palay mo. Diba? Mas laon, mas masarap eh. Tsaka yung mga miller, sine-check mabuti. Kaya may classifier yan. Diba? Nina-classify before na storage. So, baka yun alibay lang. Pero sa tingin ko kasi yung yield ngayon, medyo hindi ganun kalaki. Yung in-expect kasi DA, di ba? Nagdidebate sila nung sinabi natin mga 4 tons average lang sabi nila. Hindi, abot tayo ng 4.5 tons. Diba? Shadow so, mataas. Mataas ang projection nila. Ngayon, mag-a-adjust sila. dahil kung nakikita natin doon sa actual situation, hindi ganun kalaki. Opo. Sana po ma-resolve na tong issue na to na tungkol sa mga nabubulok na palay kasi parang sa akin talaga imposible mangyari yun kung papunta na doon sa miller kasi bago yan dalhin sa miller, marami pong pinagdadaanan yan. Ang hirap kayang pumasa sa moisture test nila.
Kasi yeah, beses na, ano pa yan, Kasendo, di ba? Papakinggan pa kung yung, ano, yung tunog ng palay, doon yan, makididinig ko yun kung tuyo na o hindi eh. Doon, makikita mo yan. So, lipat muna tayo galing sa palay, dalhin muna kita sa tubig, ha? Punta na tayo ng dagat. Ito yung ngayong araw kung meron tayong makakasama. Isa nga po siyang Ramon Magsaysay, natatanging Ramon Magsaysay Award na Filipino. Ngayon, eh, makakasama po natin siya, pag-uusapan natin sibas. Ako kasi doon, hindi talaga ako pamilya sa sibas. Pero sabi nila masarap daw yun. Ay, hindi ka pupunta ng palengke. Bangus, tilapia, hito. Yan. sa Metro Manila, mayroon sa probinsya doon sa inyo, baka mahirapan maghanap. Dito, pili ko. Dito sa Tagupan, mayroon pero konti. No? More on Bisaya, Mindanao area. Dito sa Luzon, sa Metro Manila mayroon. Palengke mayroon din sa Metro Manila. At balita ko, ito ay pang mga high class, no? At pang export. Kaya maganda po ito para sa ating mga kababayan. Alamin natin saan ba nakukuha yung mga fingerlings na to para makapagsimula po tayo ng ating sariling sibas. Ang batawag doon, nursery hanggang grow out, no? So pag-usapan po natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. Ang ating makakasama ngayong araw ay hindi na po bago sa atin. Siya lamang po ang natatanging Pilipinong Ramon Magsaysay Awardee at galing po siya ng Zamboanga, Sibugway. Kasama po natin muli si Kadodoy o si Roberto Balon. Hello, sir! Hello, magandang hapon po sa lahat sa ng mga tagapakitnik at tagasubaybay ng ating Agree Ako Dyan program at napakaganda ng programa ninyo sa araw na ito at magandang araw sa ating mga kasama at tagapakitnik at tagapakitnik. Hello, sir. Magandang araw din po. Sir, kayo ay talagang hinahangaan ng marami kasi nga, ang inyong mga programa, lalo na po pagdating dito sa aquaculture, kayong araw pag-uusapan naman po natin ay sibas. Ano po ba itong sibas? Ako kasi dito sa amin, sa Luzon, hindi masyadong familiar dito sa sibas. Ano po yung sibas, sir? Yung sibas, ay yan ay isang uri ng isda na puti, ay parang bangus na malapad. Pero yan nga sa English ang tawag diyan sibas, pero ang mga iba't ibang tawag diyan ng sibas, pag sa mga Ilonggo ang tawag diyan ay yung ano, bulgan. Pag dito naman sa mga Cebuano, sa Bisaya ay chalungsong or apahap. Sa Tagalog apahap naman ang tawag diyan apahap. Sa Tagalog naman ang tawag diyan ay ano, matangpusa. At ang scientific name niya ay Lytis calcilifer. Oh. Ang sibas po, saan natin ito inaalagaan, sir? Ang sibas kasi usually ang kanilang tirahan ay nasa mga gilid ng mga ilog at mga mangroves at mga malalaking ilog at dagat. So, sa ngayon, ang sibas kasi nawawala na dahil medyo nasisira na rin yung mga tirahan ng mga sibas. Kaya doon na lang sila natin inaalagaan na pinaparami sa pamamagitan ng hatchery. Yun po, at yung mga malalaki o mga tawag namin doon, yung mga breeders o mga inahing sibas ay nilagay sa hatchery at doon pinapaitlog, at yung similya, yun ang ginagawa nating dinadala sa mga aquaculture farm tulad ng mga fish cages at mga fish pond. Mm-hmm. Sir, kasi no, last time meron kami, no, sa season 3, binisita namin yung hatchery ng hito ni Kasendo. Ngayon naman, nabanggit mo tong hatchery. Doon kasi sa hito, malaki ang sakripisyo ng mga lalaking hito para magkaroon po ng ano, itlog, no? So, ganun din ba sa ano, sa sibas? Pinapatay din ba yung mga lalaking isda para dito na sibas? May ang kaibahan lang ng ano, ng sa hito at sa sibas. Yung sibas kasi natural na pag sasanip or pagmi-meeting ng dalawa ng lalaki at babae, at kapag produce at mabubuntis na yung babae at hindi yun namamatay yung lalaki, at pwede sila ulit magsanip kaysa para magbuntis yung babae, hindi yun namamatay. Yung natural breeding, natural born, weight pa po. Yun, so natural, parang tao. No. At least, walang namatay. Walang namatay. Maliban kung ihawin mo talaga. Kasi dun sa hito, sabi ko talaga, naku,
grabe yung sakripisyo nung hito dito na lalaki dahil talagang pinapatay sila. Pero dito pala sa ating Sibas, eh, natural na pamamaraan. Yun ang ating pinapractice. So, sir, pagka tayo nagkaroon na sabihin natin na breeding, gano'ng katagal? Usually, ang Sibas kasi depende sa edad. Pero kadalasan yung mga Sibas kasi according to my experience ay umabot ng mga 7 to 12 kilos bago sila magiging matured o pwede nang magbuntis. At yung mga lalaki naman nasa 4 to 5 kilos pataas, pwede na sila magbigay ng similya para sa pagbubuntis ng ng inahing Sibas. Yan po. So nag-meet na po ang babae at saka lalaki. So yung mating period nila, gano'ng tagal? 24 hours ba sila iiwanan na magkakasama? Ganun ba yun? Yan po ang kaiba ng Sibas kasi bago pa sila magkaroon ng... parang tao din yan yung Sibas, nagsusuyuan muna yan. Kaya sa hatchery, ang tinitingnan namin dyan, pag nakita na palagi yung ang dalawang Sibas ay palagi nang sumasama o nagsusuyuan, ibig sabihin na ready na sila. Kaya ililipat na yon doon or hintayin na pagbilog ng buwan or yung pag tawag namin doon Newmon, doon yan sila bibigay or magpalabas ng kanila mga itlog at susundan naman ng lalaki at papalabas din niya ng sperm para ma-fertilize. Yun po ang kanyang pamamaraan. May mga oras po yan pinabantayan, hindi lang basta-basta. Hintayin mo lang diyan, dapat alam mo yung oras sa buwan yan kasi nag-akma yung bilog at saka yung walang buwan. Talaga inaabangan, kailangan new moon. Yes, papuntang new moon at tapos mga 3 days before and 3 days and after doon sa binabantayan. Pag nakikita na may posibleng nabubuntis na Sibas kasi hindi yan magbibigay lalabas ng kanilang itlog. Pag hindi bilog ang buwan o kaya yung bilog na walang ilaw, ang tawag namin doon new moon at saka full moon. Doon yan sila binabantayan pag may suspicha na buntis. Bakit po kaya na ganong panahon? Kasi yon ang mataas according to the study of science natin at kahit sa ating mga natural na experience. Yung panahon na yan kasi mataas ang tubig sa labas at saka mataas din ang pressure niyan. Kaya pag may mga ganun na yung kung nasa mababaw yan sila, so nililipat yan sa mga malalim na mga tangke sa hatchery at pinapalaliman yung tubig at pinapalakihan yung kanilang ginagalawan para makapagbigay ng pressure na mangitlog sila. Kasi yung according to the study, ang in my experience, yun talaga ang pangingitlog ng mga lahat ng ori ng isda, yung bilog at saka yung walang buwan na new moon at saka full moon. Opo. Halos lahat ng isda at ng mga crustacean, ganun no, ang kanilang pamamaraan or season. Opo. Yes, may tinatawag tayong mga breeding season talaga eh. Yan yung kasama sa natural Pero minsan may mga buwan din na dapat binabantayan mo. Ano ba talaga ang mga buwan sa isang tao na usually na nanganganak yung mga gastusisi ng isda. So kailangan po talaga dito sa ating pag-aalaga merong mga research tayong ginagawa, hindi basta-basta. At umaattend din po tayo ng mga seminar para madagdagan ang ating kaalaman pagdating dito. Kasi kung sakali mag-alaga ka lang sayang. Tayo mga Pilipino ang pinakamasipag na gumagawa ng ganon at tayo ang pumunta ka sa mga ibang bansa. Halos mga technician doon sa mga hatchery ay mga Pilipino dahil masisipag tayo at masinsin na nagbabantay sa mga ganon. Kumbaga, mga atribida. Matyaga lang tayo magbantay. Matyaga lang yan, ibig sabihin matyaga. Opo. Ayun. So galing dun, Sir DJ, sabihin natin na nag-new moon na o nag-full moon na, ilang araw pa bago natin malagay sa nursery ang ating mga isda na maliliit na Sibas, saka pinapakain ba natin to agad? Hindi pa, depende po sa ang inahin kasi ng mga isda kasama ang Sibas. Alam ng mga technician yan kung yung bagong panganak o bagong pisa na mga ang tawag namin diyan ay mga fry or yung yes, opo. Oo, yung itlog ay
Tinitingnan yan kung magandang uri. Pag hindi magandang uri kasi yan, ginawas out yan kasi hindi ang lalaki or mga, ang tawag dyan, mga deformities, may mga deformities. So, iwas out yan sa kapas. So, kasi kahit pakainin mo yan o palaki, hindi rin maganda ang magiging resulta. Pero pag maganda naman, ay may binibigay na pagkain dyan tulad ng mga commercial na mga, ano, na mga commercial feeds or mga lumot, yung mga algae at saka yung mga plankton. Hindi natin pwedeng sabihin kasi commercial yan. No. So, bata pa lang, fry pa lang, nakikita mo na na may mga problema ito at pwede natin mapilian. Oo. So, meron naman na pag malaki ang chance na mas maraming magangad ng uri ng larvae, yung tawag naman kasi larvae yung bago sa mag-fry. Yung panganganak pa lang sa itlog, lalabas ang tawag doon larvae or larva sa yung sa mga nag-aaralan natin sa grade elementary yung itlog ng palakka ay paglabas ay larvae. So, ganun, okay. Yung mga isda yung sibas. At saka doon pa lang sa larvae ay at sinusundan at tinitingnan, may mga binibigay na pagkain at nang lumaki na siya mga nabawa mga 5 days to 7 days tapos 15 days hanggang isang buwan. So doon siya makikita kung magandang uri siya o hindi. Highly technical yan kaya konti pa lang mga kasi ngayon sa Pilipinas ang nagkakaroon ng mga ganong hatchery. More or less ngayon. Marami naman pero hindi o basta binibigay yung mga teknolohiya na yung galing kasi mahirap yan. Pinag-aralan talaga ng maigi yan. Yung mga BFAR technicians po natin, sila o mas nakakaalam. Yung sinasabi ko lang po ay mga experience ko lang pero may mga mas maganda pa o may mga experience pa na pwede magsabi sa inyo kung napahirap. Pero yun nga, technical pa ito kaya pili lang din yung mga nag-hatchery, hindi lahat. Yes. Oo, so, hindi lahat. Sir, galing naman sa hatchery, pasok na tayo sa nursery. Madali ba mag-alaga ng mga sibas pagdating sa nursery? Yun din. Doon, sa stage na yun, yung nursery stage din, pag hindi ka rin marunong mag-alaga doon sa nursery, so doon ka rin magka-problema kasi ang uri ng pagkain na binibigay mo, yung pag-alaga mo, yung sorting, yung transferring. So pag hindi ka doon marunong, so magkakaroon ng problema kasi ang mga isda na yan ang highly carnivorous or cannibalistic minded. Nagkakainan yan sila pag may malaking isa tapos yung kasama niya ay maliit. Pag hindi mo siya nalagaan ng mabuti, kinakain niya yan. Kaya namamatay silang dalawa kasi nabulunan yung malaking kumain sa maliit at yung maliit kasi kinain sa loob. So hindi niya makahinga sa patay. So doon magkaproblema pag hindi kamarpunong o wala kang alam sa nursery operation. So doon pa lang, hindi ka nakabot sa grow out. So, okay. Kaya doon ako nagkaroon ng mga salitang English, fill your short o bedra. So, ibig sabihin, dahil di ba nagkakainan sila, tama ba yung aking understanding na kailangan tuloy-tuloy ang pakain natin sa kanila, hindi sila magugutuman para hindi sila magkainan? Hindi po ganun. Kaya nga, technical yan, hindi kailangan na tuloy-tuloy ang pakain, kailangan tingnan mo yung nature talaga nila. Yes, oo, yung oras at saka yung condition nila base doon sa tubig na anong mayroon ka at temperature. Ang isa kasi pag medyo malamig, hindi masyadong kumakain at nakakasakit. Pag medyo mainit-init ang tubig maligam-gam, yun, maganda naman ang kain nila kaya mataas din ang cannibalism. Yung binabantayan yan. Oh, okay. So nakita ko sa inyo, magkasama, lapu-lapu, sibas, tapos meron ka pa ibang mga snapper sa isang fish pen. Yes. Yon ang isa yan sa mga pamamaraan namin o business experience namin na hindi ka dapat mag-monoculture kasi pag nagkasakit yan, so wala siyang eliminator ang tawag diyan. So kasi ang kaya tayo ang tinatawag na marine biodiversity o kahit sa forest o sa kahoy, puro pulo lang diyan yung monoculture o monocrop. Pag nagkasakit yan, ubos yan. Pero kung may ibang halo dyan na species, so possibly siya yung eliminator ng sakit na yan. Kumbaga sila yung mga nurse or doctor o may mga enzyme sila o mga bagay ng katawan na hindi sila tinatablan o hinihiling nila yung mga virus na nandun at nila namitigit yung mangyayari pa sa iba. Yun ang ibig sabihin ng dapat integrated or halo-halo yung... Halo-halo. Kailangan bantayan mo yung laki. Dapat ang laki nila usok at pareho sa paghihalo mo na sila. Kasi sabi mo carnivorous, hindi ba tayo nagkakaproblema doon?
Kaya nga, dapat pariho ang laki nila para hindi magkaroon ng karnita. Hindi na-intimidate. Kaya yun pala. Oo, para hindi ma-intimidate itong si Bas, dapat pare-pareho ng laki para hindi niya kainin itong ibang isda. Yes, oo. Ayun, kasama na po natin si Kasendo. Kasendo. Yeah. Yes, pinag-uusapan po namin ngayon ni Kadodoy yung sa nursery na. Ah, sinasabi niya nga po sa akin na carnivorous daw po itong mga sibas, kaya dapat ma-monitor maigi kasi sila mismo nagkakainan pagka may nakita na mas malaki. Parang hito rin, no? Magandang hapon ka, Tindong. Kadodoy. Okay lang po, medyo tinsya na po sa nakaraan kasi masama talaga panahon dito. Ngayon na nga, kasi season ngayon, October to November kasi dito ay ang tawag namin sa twin monsoon. Kaya tuwing hapon at umaga o kailan. Yan po. Ikaw pa si, kasi anday ko ba nakakita ka na ng sibas? Kasi ako po hindi pa po talaga ako nakakita ng sibas in person. Paano kasi hindi ka lang mamalingki? Ay, hindi ka lang. Nasa palingki ba yun? Minsan din. Ay, hindi mo alam, meron sa palingki yun. Mayroon din minsan sa palingki yun. Sibas din ba tawag dun sa palengke pag pumunta ako? Oo. Pero sa palengke yun. Makita mo na. No? Binibenta rin dun. Pero mahal sa palengke. Umabot na 450 isang kilo. Oo. Eh malalaki yun eh. Nakita ko din yung kalalaki. Di ba, Kadodoy? Ang inyong mga isda. Lumalaki talaga yung sibas. Umabot yan hanggang mga 15 to 20 kilos. Pag sa So 450, magkano yun? Pero yung nasa market, nasa palengke, mga 2 to 3 kilos. Yung maliit pa lang. Maliit pa lang. O, pumunta ka si Ma'am doon sa gilid ng dagat at kakita siya ng bus doon sa gilid ng dagat. So yun ang sea bus, kasi yung bus na gilid ng sea. Nabe! Kanina pa ako inatake ni Kadodoy ng mga jokes niya eh. Ayan. Kadodoy, ayun, nabanggit natin, no? Ano mga pakain naman yung binibigay po natin? Ang traditional kasi... Ako na sa nursery. Ang traditional kasi na pakain ng mga ganong sibas ay, mga trash fish or mga... Kaya sabi ko nga, carnivoro sila. So, pag maliit siya, chinachap yun o ginigiling pag sa mga maliliit. Pag malaki naman ay, buo yung mga sistem pinagpakain. Kaya nga, isa nga yan sa ina-advocate namin na dapat hintuan na natin yung paghuli ng mga maliit na isda sa aquaculture. Kaya sinusulong natin yung mga commercial feeds na dapat mayroon tayo dito sa Pilipinas. Kasi yung mga hatchery, commercial feeds naman yun ang pinapractice nila. Yan ang maganda. Pero mayroon pa rin mga lugar ngayon na dahil walang available masyado ang commercial feeds o mahal. So, balik pa rin sa traditional na trash fish yung pinapakain. Sa amin dito walang problema kasi marami kami ulo ng sardinas kasi nandito yung malalaking factory ng sardinas sa Zamboanga Peninsula. So hindi problema sa amin yung trash fish. Sa ibang lugar yon ang problema. Katunayan na BIPAR, mayroon kaming partnership na tinutulungan kami ng Region 9 BIPAR na pag may mga kailangan namin ng trash fish, so kinukunik nila kami doon sa mga company ng sardinas para makabili doon. Ganda yung ugnayan namin dito ng gobyerno at ng aming association. Yeah, Kadodoy, yung itong si Basba, pwede sa breakfast o mostly nasa seawater? Pwede din siya sa seawater. Mas maganda sa breakfast siya kasi Indong, kasi mas mahinaw ang dapuan siya ng sakit pag nasa breakfast based on my experience. Kasi pag okay naman siya pag nasa saline o high saline, nasa mga 32 hanggang 32. Pero lang yun, receptable siya sa mga sakit. So, lalong-lalo na pag maliit pa. Okay lang pag ilipat mo sa bag kung malalaki na. Pero yung mga nursery, mga 1 inch to 2 inches, dapat na sa brackets yun para mas hindi sila masyadong magkakasakit na maganda yung condition nila. Yan po. Pwede naman po. Basta depende lang po sa laki ng sibas. Mostly ang sibas eh. Kasi dito sa North, konti ito eh. No? Saan area ang pinakamaraming sibas? Ang pinakamaraming sibas, kaya sikat na sikat yan, ang delicacy ng mga taga-Bacolod at Iloilo. Ang Visayas, yung Central Visayas, doon sa
sa Bacolod, Iloilo, Capiz, and Antique. Yun ang maraming sibas sa doon. Papuntang Samar. Sa ano din, sa Bicol, mayroon din. Pero ang mas marami talaga ay ano yung Central Visayas. Taga Iloilo ko, pero hindi ko natikman. Antique yung natikman ko. Hito, maliliit na masarap din. Pero pagpunta ka ng Bacolod o Iloilo, pag may sibas talaga na nakadispili sa misa o sa mga restaurant, yun talaga ang paborito ng mga Ilonggo. Delikasi namin yan ng mga Ilonggo. Ang tawag sa amin dyan, Bulgan. Ire-request ko yan next time pagbalik ko na Iloilo. Kailangan matikman ko yan eh. Masarap ang sabaw kasi niyan at saka sweet and sour. Kahit ano man lang, kahit isutukoy naman, sugbatula kilaw, masarap yan. Masarap yan, ano, yung steam. Steam, ang sarap niya. Oh, parang lapu-lapu. Kasi malaki din to eh. Oo, masarap sa steam. Ano lang, lagyan ng mushroom or sitaw. Tausi pala. Tausi. Oo, tausi. Parang ginuto, may kasingkot si Miss Ami ah. Oo, ay, yung sibas naman, kahit anong luto mo dyan, ay masarap talaga yan. Kasi wala siyang masyadong amoy, hindi siya malansa. Tulad ng lapu-lapu. Kaya mas maganda siya sa... Kaya ano yan, mas mainam yan o pinipreferred yan na live. Oo. Minsan niya may sashimi yan, sinisashimi yan eh. Sa ibang lugar. Pero ano ah, kakaday, ano, yung sibas eh, dito sa Metro Manila, mostly nakikita natin ano na eh, frozen. Hindi kagaya ng lapu-lapu, maraming live, no? Maski sa restaurant, yung sibas wala eh. Wala tayong makita live. Yan nga. Dahil ang market ng sibas kasi hindi katulad ng ano ng lapu-lapu, kahit yung mga 400 grammers, 500 grams o 600 grammers, pwede nang ibenta. Yung sibas kasi ang pinaka-in-demand niya, yung 1 kilo and 2 kilos up, yun ang pinaka-in-demand. Kaya mahirap na yan i-live na ibibiyahe or i-packaging na live. Kaya pusin na lang talaga yan. Dahil mahirap nga sa ganung laki na ilalive mo. Maliban lang kung malapit yung mga fish pan or fish cages or grow out mo, ay malapit sa mga restaurant mo o sa syudad. Yes po ka, Dodoy, galing sa nursery, gano'ng katagal bago mag-grow out? Depende sa klase ng... Pero usually, ang sibas, umabot lang yan ng 5 hanggang 6 na buwan, ay pwede na siyang i-harvest na umabot na yan ng mga pinakamababa dyan, 500 kilograms sa papuntang 1 kilo. Kung umabot siya ng 1 taon, yun, may mga ano na, mga 2 kilo na mahigit yung iba. Mabilis ba mga anak ito, Dodoy? Oh, pag nasa wild naman, mabilis, kaso lang, ano yan, invisible yan pag sa isang lugar. Kaya minumungkahi natin na padamihin yan sa hatchery kasi ngayon madali namang kumuha ng mga breeders ngayon dahil yung sa ibang lugar may mga preferred breeders naman. Ang problema ngayon, wala tayong masyadong mga maraming hatchery na nag-ooperate. So yun ang isa sa mga issue natin ngayon. Siguro mayroon mga private, pero sila na rin yung nag-aalaga, sila na rin yung nagmamarket. Kaya hindi natin makikita kung saan-saan dahil mga ano na yan, mga private market or mga private hatchery, sila din nag-grow out, sila din nagbibinta. Diretso na sa labas at saan na ng mga ano na mga market na medyo mataas ang presyo. Pero sa mga tulad natin na mga simpleng aqua farmer, so hindi masyado tayo dyan accessible. Yun nga, Kasendo, kwento sa akin ni Kadodoy, natural way po pala ang ginagamit nila para po sa breeding ng mga sibas. So, walang namamatay na lalaki dito. Yun talaga yung gusto ko sabihin sa'yo, walang namamatay na lalaki dito. So, natural way. Yes, yung kaibigan ni Kasindong sa Pangasinan, kaibigan namin ni Doc Wisley Rosario, ay may hatchery yan doon, nagpapaanak ng sibas dati. Ngayon, iwan ko nandun pa. Dahil pala, may interview natin ulit si Doc Wesley tungkol dito sa sibas. Oo. Para si, yung hatchery si Doc Wesley naman. Ay papakita na, no? Na yellow na bangos. Oh, golden bangos. Oh. may golden bangos yan na pinapakita minsan si Doc Wesley. Opo.
So, ngayon napag-usapan na natin to sa hatchery, sa nursery, and then natouch rin natin ng konti yung grow out. Pag-usapan po natin sa ating pagbabalik, eh, paano naman po hina-harvest ang mga sibas? Ayan po, abangan nyo sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Kadodoy at tuloy-tuloy po ang usapan natin tungkol sa sibas. Kadodoy, so 6 months, 5 to 6 months, pwede na tayong mag-harvest, tama? Tama po, tama. Paano ba ito yung na-harvest? Paano ang storage? Tapos tuloy-tuloy na natin hanggang market, paano natin ito pinoprocess? Yan niya, after... doon sa paglipat mo na sa grow out, then after maalagaan mo siya ng mga 5 to 6 months, so harvestable or nasa good, tawag namin dyan good size kasi nasa 500 to 600 hanggang 1 kilo maabot ang ano ang sibas. So pagkatapos niyan ay pag mayroon ka ng available na ilang kilo na hindi ka lugi sa pagbabiyahe, so magkukunta ka na ngayon ng mga hotel or restaurant o mga buyer na magano kayo mag deal kayo kung magkano bang huli niya ang kuha niya doon na live ba or frozen at ano yung usapan ay ano ba kami ang maghahatid o sila ang kukuha dito yan po at ang mga market yan sabi ko kanina mga ano yan niche market kasama din sa niche market kasi ang sibas ay parang lapu-lapo din no? So may mga restaurant hotel at saka mga ecotourism area o iba pang mga yung high-end na mga lugar na kung saan lang yan makikita at in-offer. Yun po ang maganda sa lapu-lapu. Hindi naman siya mahirap ibinta. Ang mahirap mo ay yung mag-produce. Mag-produce ng sibas. Oo. Saka parang iniisip ko po dito, parang kukuha ka muna ng sure market mo bago ka mag-alaga. Tama ba? Mas maganda ba kung ganun? Meron ka na talagang contact? Yes, oo. Yung inalagaan mong sibas, kahit wala ka munang contact, mag-alaga ka lang muna kasi mahirap na mag-contact ka muna tapos nag-alaga ka pa lang. Yung sinasabi ko kanina, kung magkasakit at mangamatay, yeah. Mangamatay sila, so mapahiya ka doon sa mga contact mo. Ang maganda, yung pag may sure na nagkaroon ka ng mga ilang tulinada na sure na, so saka pa ka maghanap ng mga buyers o contact kasi hindi naman problema ang bibili ngayon eh. Yun lang nga ang usapan doon. So sino bang kuha kayo? Magkano ang presyo? O kami ang maghahatid dyan? Magkano? Yun ang pinag-uusapan. Oh, so ngayon, mataas ang demand. Yes, konti mataas ang demand. Ng sibas. Kaya kayo nakakapag-demand din. Yes. Kasi maganda dyan sa sibas ay pag hindi katulad ng napuprose na o na nayiyilo mo na pag hindi nabibili ay habang tumatagal nag-deteriorate yung stock mo, so bubababa yung presyo. Eh yan, kahit hindi mabinta mo, napakainin mo lang. So lalaki pa siya ng lalaki at habang maghanap pa ng magandang buyers or ano, pagbilhan, yun ang maganda sa mga live marketing or business yung aquaculture ng sibas. May oras po ba pag-harvest ng ng sibas? Oo, depende. Ang oras ng harvest ng sibas, depende po sa agreement ninyo ng buyer. Pag frozen, anytime po siya harvestin. Pag live po, ay yun, gabi yan dapat o sa madaling araw kasi para hindi siya mabugbog sa init o mas sa gabi siya mas magandang i-travel going into the buyer. No? So, yun ang kaibahan niya. Pag frozen naman, so wala ka namang gawin na styrofoam at saka mga ice lang yan. At anytime mo harvestin, depende sa anong availability mo na panahon. Yeah. Yung sibas yung sibas kung ang size is 0.5 grams to 1 kilos, no? Anong income naman ng magsasakit yan? Yung his farmers kung mag-aalaga siya ng sibas. Yan nga ang pag nabigay ako kasi ng mga training, yung inalagaan nila. Ang una ko munang tinatanong ay mayroon ba kayong affordable na pakain kasi doon kasi mag-re-range yung kitain mo kung mahal yung pakain mo yung pitch mo or trust base o kunti lang din yung margin mo after harvesting. Pag mura so mataas din ang kita kasi ang sibas kasi nasa 70 to 80% yung yung expenses mo sa pakain lang yan
So kailangan mababa yung ano mo, yung cost ng feeds mo para mataas yung margin mo. Pag nakita ko na mahal yung ano nila diyan ng feeds or trash space, so sinasabi ko na wag na kayo mag-alaga kasi malulugi lang kayo. Pero kung pagkain lang or consumo nyo, okay, walang problema. Pero pag negosyo kasi malulugi kayo diyan. Madi-discourage kayo, hindi kayo makabawi. Yun po ang ano natin, ang sinisigurado na kaya ang sibas ngayon ay pangilan-ngilan pa lang sa buong bansa na may nag-alaga. Usually mga private company yung nag-alaga na sila yung may hatchery, sila din yung micro at sila din yung ma-marketing, sinasabi ko kanina. Kasi namamanage nila yung kung saan nila ibibinta na hindi sila malulugi at saka namamanage nila yung pagkain nila, sila kasi mag-produce. Eh tayo kung bumibili, talo tayo. So ang problema ng sibas pa rin yung marketing, no? Hindi siguro sa content mahal din and hindi masyadong madami sa market, no? Oo, yun nga. Sa ngayon naman ay may mga option naman na kahit sa amin dito mura yung aming trash pitch dito dahil may sabi ko nga kanina may ano kami, nakukuha kaming murang mga trash piece tulad na mga hindi na nasasali sa pagsasardinas yung mga tamba na yon, so binibili namin sa murang presyo sa magitan ng tulog ng Bipar. So kahit paano kumikita kami ngayon, ang problema namin ngayon pag nag-order kami ulit ng similya, walang kaagad-agad na available, maghihintay ka pa. So yun ang problema. Mahirap yung sa similya. Magkano ba ang per similya natin? Depende po yan sa ano, sa dami ng in-order mo at sa ano ninyo, sa agreement na sila mag. Pero sa ngayon ang nagre-range ang similya ngayon ay nasa 6 to hanggang 10 pesos per ounce. Depende po sa lugar at saka sa may-ari at saka sa species. Oo, hindi oriyan fix. Nandiyan na naglalaro. Depende din po sa ano, sa mga season. 6 to 10 pesos. Oo. Pero pahirapan maghanap ng similya. Kaya ang ginagawa namin ay nagpa-partner talaga kami sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa aming lugar sa Region 9 para sila yung mag-guide sa amin saan kami pwedeng makabili ng mga ano, ng mga similya na sibas at mga lapu-lapu. Sa totoo lang, ang kulang talaga natin ngayon ay mga service tulad ng mga hatchery para makapag-produce talaga para sa mga tulad namin mga kalamang isda tulad ng sibas at mga lapu-lapu at ipapamuri ng aquaculture para mabigyan kami ng alternative na kabuhayan sa pamagitan ng aquaculture. Lalo-lalo na deep sea Mindanao, mahina po ang dating ng Baguio dito kaya napakagandang lugar ang Mindanao for aquaculture, especially high value species. Sabi mo high value species itong ano, sibas, nag-export ba tayo? Meron na ba tayong exporting? Usually matagal na yan. Yung sinabi mo nga magbit ko kanina ng mga private companies, halos export lahat yun yung may fillet, may frozen, may live. So yun po talaga ang target is export. Kahit medyo mahal yung pagpo-produce ng sibas, nakukumpita sila kahit paano dahil market po, export po ang market nila, hindi o local. Magkano naman ang puhunan natin pagka gusto natin magsimula na tong ano, pagsisibas? Ay kunti lang po nan diyan ang sa isang yun nga, hindi yan kaya ng isang maliit na mangingisda maliban kung may puhunan siya ng mga at least mga 100,000 pataas. Pero ang madali diyan kung may asosasyon o kooperatiba, so madaling i-project yan. Kaya kami dahil sa asosasyon namin, tinatawag kami na patak-patak system. Kung magkano lang yung pera mo na tumali dyan sa negosyo na ganyan, so welcome yan. At pag kumita, so magkano pinatak mo, so ganun din ang share mo. Para at least happy lahat. Kaya doon kami nagiging isang nakilala dahil sa mga sistema at mga scheme initiative namin. Ngayon sir, ilan ang fish pen nyo dyan na merong laman ng sibas para sa asosasyon? Sa ngayon, mayroon kaming 12 na butas na sibas ang laman. Pero ang marami sa amin ay mga samaral at saka ano, red snapper at mga lapu-lapu. Marami ang lapu-lapu sa buong sabugay-sabugay yung mga membro namin. Taon-taon hindi bumababa sa 30 to 40 tons ang yung aming production dito.
Oh. Ano pa lang yan, medyo wala pa yung hatchery ha, wala pang hatchery yan, lalo pa may hatchery. So gusto na, kaya nga may ano kami, may 5 years plan kami na target na dapat matriple hanggang umabot ng 10 bisis yung aming mapoproduce to more livelihood, makaprovide ng mga hanap buhay sa mga small community or coastal community. Opo. So ilang taon na yung asosasyon nyo, saka ilang taon na rin kayo nag-aalaga ng SIBAS? Ang asosasyon namin, yung mga primary, ay since 1980s, 90s, nag-i-exist na yun. Pero itong aming federation na nag-alaga kami ng SIBAS, ito lang mga 2004, nagsisimula kami. At doon, isa din ako, kaya ginawaran din ako noon mga 2005 ng National Gawad Saka Award ng Department of Agriculture dahil sa pag-alaga ko na maraming SIBAS at lapu-lapu sa lugar. Yun! Yung magtayo ng sarili niyong hatchery, Sir Kat, ay Kadotoy. Yun yung hinihingi namin ngayon sa aming mga partner sa ating mga taga-gobyerno na may proposal kami ngayon na kahit isang ano man lang hatchery na may patayo dito anywhere in Zamboanga Peninsula na mayroon tayong hatchery na ganon. So ngayon, nagsisimula na yung mga plano at pagtatayo. May mga tinatayo, yun nga, hindi pa nga nakapag- produce yung mga tama yung mga alimango. Isa din sa mga concern namin yan eh, yung mga talaba. Ngayon, palagi pa namin nag-ano kami diyan na nag-work siya paano siya magiging realistic or magiging implement yung mga ganun. Opo. Hanggang ngayon ano pa rin yan, nasamit pa lang lahat namin yan at pending. Mga support, mga support naman pero sa papel ang madami pero wala naman akong duda na matutuloy yan pero sa darating na mga araw. Opo. Eh maganda kasi kung magkaroon kayo ng sariling hatchery dyan. At least mapapadami natin yung SIBAS. Maano natin, lalo na kung ang potential market pala na to is export, di ba? Mas maganda ang kita. Oo. Kaya nga nagpapaaral kami ng mga anak namin ng mga ano ng mga fisheries para i-prepare sila sa ganun kasi isa sa programa kasi namin eh na for the benefit of the next generation. So dapat alam nila at aral sila para sa kanila itong ginagawa kasi namin. So balang araw baka maitayo itong sinasabi nyo mamami na hatchery. So sila yung unang mga makinabang or mag-operate doon kasi sila yung may alam na mas makabago kasi ngayon na eh. Tama. At mapagpatuloy po yung nasimulan nyo. Di ba? Tama po. Isa nga yan na sa mga gusto pa natin mangyari. So to reduce fishing efforts in our coastal area para makapag-recover naman. So kailangan pa rin magkaroon ng kabuhayan ng ating mga mangisda. Yun nga, pamagitan aquaculture. Kaya ngayon, tuwing magmi-meeting kami ng mga kasama nating mangisda sa buong Pilipinas kasama yung ASEAN ng gobyerno, sinusulong talaga namin ay aquaculture program. Isulong at padamihin at palawakin yung aquaculture program para wag na palagi makikipag-away doon sa laot ng mga mangisda natin na patsamba. Yun nga, sabi mo, minsan pag maliwanag ang buwan, wala nga silang nahukuli. Yun nga. Pag may aquaculture, so sigurado, naghihintay na lang. Tama, nandiyan lang sa fish pen, i-harvest na lang. Yes, oo. Kaya na nga na mangyayari, opo. Bali, ito, bago tayo magtapos, sa curious kong tanong, ano bang paborito mong putahe ng SIBAS? Yun na po. Ako? Oh sir. Ano paboritong luto? Ano ang pinakamasarap na luto ng SIBAS? Ang pinakamasarap na luto ng SIBAS, ang tawag namin dyan, binakol. Yung binakol. Hiwain mo siya, hiwain mo siya sa gitna, tapos lagyan mo ng kamatis tanglad, mga tuyo at iba pang sahog, at saka ibalot mo siya sa dahon ng saging, at saka ano mo sa apoy. Yun. Iihaw. Inihaw. Ang tawag namin dyan, bakol. Ay, yung inihaw, yung usulin, sinasalang lang sa apoy. Pero yan ay binibiyak mo siya tapos nilalagyan ng mga ingredients sa loob tapos babalot mo ng daon ng saging tapos siya iihaw. Yun ang masarap. Nakakagutom. Tapos ay isasawsaw mo sa toyo na may kalamansi at sili. yun. Ayan. At saka may kunting palamig sa gilid. Parang kasama na talaga yun. Ayan. Sir, maraming salamat po. Ito bang mga SIBAS pagdating sa fish kill naman, nakakaligtas ba ito ang kanilang resistensya pagdating po sa fish kill? Kamusta? Yan nga, isa sa mga problema hanggang ngayon ng mga
Basta ano lang sila alaga ng alaga o binibigyan na kaagad ng ating yung mga maliit na mga isda, tanggap ng tanggap o binibigyan ka ng ano ng ating gobyerno na hindi nila masyadong alam yung mga ganung pag-aalaga. So nagpipisikil talaga kasi lahat naman ng uri ng mga hayop kahit isda, karon talaga ng mga panahon na magkakasakit sila pag hindi mo naagapan at hindi mo alam paano sila yung treatment ay may physical talaga po yan. Pero hindi ang physical kasi ay hindi yun sa sakit ng isda, yun sa environment kasi kaya kami nagtatanim ng mangroves para maiwas yung physical. Yes. Eh magkakasama kasi yan eh, mangrove para ma-filter yung tubig at hindi magkaroon ng mga substance na makaka-harm sa ating mga isda, kaya dapat maging responsable din tayong manging isda. Diba? Yun ang namin kung marami na habang nag-aquaculture sila o nag-alaga, nagpapalaki ng kanilang pangisdaan o aquaculture, na-miss nila yung pangalagaan ng environment, i-maintain yung linis ng tubig at kapaligiran dahil doon nagsisimula ang mga sakit na dulot no, kung bakit may piskil. Pero kung kasabay habang inalagaan mo yung isda, inalagaan mo yung paligid para magiging sustainable yung inyong ginagawa. Yes, opo. Ayan. Sir, maraming salamat. At kayo po, alam ko napaka-busy nyo pero pinagbigyan nyo po ang aming programa at napag-usapan nga natin ngayong araw ay ang CBAS. So, alam ko na ikaw ay magbubiyahe na rin sa mga susunod na araw para ma-receive mo ang iyong award. Ayan. Looking forward sa susunod eh. Pero ka na ipapakita sa amin na ano, a trophy ba ang ibibigay or certificate? Ano ba ibibigay? Oh, hindi ko pa alam ano bang ibibigay, trophy, certificate, or... So, Katoto, ang ibibigay sa iyo. Ang ibibigay sa iyo si Bas. Si Bas. Ay ganoon. Makalagay sa ano, may platform. Maganda 'yon. Sige po. Kita-kita tayo balak. After ng awarding ay makasama ka namin ulit. Pag-usapan naman natin talaga. Yes, maganda 'yon, ang magandang usapan. Kasi yan ang naka ano ngayon naka tawag diyan naka buhay o nakasulubat, ano ba sa Tagalog ang sulubat, yung na nakapagbigay ng sustainable na hanap buhay during pandemic, yung talaba culture na yan ang pinakamagandang nangyari during pandemic, ang talaba farming namin. Ayan, so, kailangan natin yung mapag-usapan. Maganda yan, sustainable na pag-usap. Kakain tayo ng talaba habang nag-uusap. Ay, parang gusto ko yun. Ayan, okay. Sige po. Ayan, sa Katotoy, maraming salamat po ulit. At sa ating mga ka-agrikultura, isang kaalaman na naman po ang ating natutunan tungkol naman po sa CBAS. At iba't ibang pumamaraan ng pag-aalaga at pagpaparami nito. Sa susunod po ulit, sumahan nyo kami at abangan nyo ulit kasi makakasama namin si Kadodoy sa mga susunod naming episode at alam ko na marami kayong matututunan. Kasendo, maraming salamat din po sa pagsama. Kayami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Maraming salamat sa lahat. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.